Magandang araw mga mag-aaral! Ako si Ginang Alindog, ang inyong magiging guro sa Filipino. Kumusta kayo? Ngayon ay tatalakayin natin ang pagkuha ng paksa at tema sa Akdang Binasa. Sa Module 9 natin sa ikalawang markahan sa Filipino 8, ito ay may pamagat na pag-uugnay ng tema sa Akdang Tinalakay sa tema ng pinanood. Kaya't halina, basahin natin ang teksto, suriin natin ng maunawaan natin at malaman natin ang paksa at ang tema nito at maiugnay natin ito sa mga programang pantelebisyon. Ano ba ang paksa? Ang paksa ay tumutukoy sa diwa o idea na binigyang focus o attention ng may akda. Sa makatuwid, ito ay ang pinag-uusapan o tinatalakay sa isang pangungusap o talata. Kung ang tinutukoy natin ay ang mga paksa sa pangungusap, maaari itong maging pangalan, panghalip, pandiwa, panguri o pangabay. Halimbawa na ang paksa ay nasa pangungusap. Si Berna ay isang ulirang ina. Nasaan ang paksa, ang pinag-uusapan? Tama, Berna. Sumunod, siya ay saksakan ng sipag. Nasaan dyan ang paksa? Tama, ang siya. So, ang Berna at siya ang paksa sa pangungusap. Ito ang pinag-uusapan. Maraming paksa ang posibleng gamitin ng may akda. So, kung kanina ang halimbawa natin ay pangungusap, ngayon naman ay sa akda o sa mga teksto o halimbawa sa naisay o sa mga kwento, meron itong paksa. Pero dahil sa sobrang dami ng mga paksang mapagpipilian, mas madali kung ang paksang ito ay mayroong tema. Ano ba ang tema? Ang tema ang pangunahing paksa sa isang akda. Dito umiikot ang kabuuan ng isang akda o ang umiikot na idea na makikita sa kabuuan ng akda. Ito ay tinatawag ding pangunahing mensahe. Maaring ito ay tumutukoy sa aral o konsepto na nakapalibot sa isang kwento o akda. Mahalaga na malaman ang tema upang maunawaan natin ang isang sanaysay o anumang akda. Halimbawa, ang paksa ay pag-ibig. Ano ang tema dito? Ano yung idea na makikita sa akda tungkol sa pag-ibig? Ano ang aral doon? Ano ang pangunahing mensahe? Iyon ang tema. Halimbawa, ito ang teksto natin. Marami ng bagyo ang dumating sa Pilipinas. Ang bagyong Ondoy, Ulysses at Odette ay ilan lamang sa mga bagyong malalakas na nagdulot ng pinsala sa kapaligiran, kalusugan at may mga taong nawala ng buhay, hanap buhay at tahanan. Sa kabila ng kalamidad, bumabangon ang mga Pilipino sa tulong ng Panginoon. Ang ating paksa? Kung ang sagot ninyo ay bagyo, tama. Ang pinag-uusapan dito ay ang bagyo. Pero ano yung idea na makikita natin dito sa kabuuan ng teksto? Yun naman ang tema. Ang tema ay yung pinsalang dulot ng bagyo. Okay? Sumunod. Ang pagkakaroon ng edukasyon ng isang tao ay napakahalaga. Mababago nito ang takbo ng isang lipunan tungo sa pagkakaroon ng isang masaganang ekonomiya. Ang edukasyon ang nagiging daan tungo sa isang matagumpay na hinaharap ng isang bansa. Kung wala nito, magiging mahirap na abutin ang pag-unlad. Ang edukasyon ay siyang magdadala sa tao at sa lipunan ng masaganang buhay. So, ang pinag-uusapan dito? Tama, edukasyon. Ang tema naman natin, ano yung idea na makikita sa kabuuan ng teksto? Tama, sinasaad na edukasyon ang susi sa pagkakaroon ng masaganang buhay. So, ito'y nagbigay rin ng aral sa mga mambabasa, di ba? Sumunod. Makikita ang pagdadalawang mukha ng siyensya
sa naganap sa Laguna. May pagsisikap na makagawa ng kabutihan, pag-unlad sa pamamagitan ng siyensya. Subalit sa halip na kabutihan ang idulot ng siyensya, ang di inaasahang epekto ay kapahamakan. Mangyari pa, iba ito sa buktot na tendensiyang sinasadyaman o hindi ay may layong makapinsala sa pasimula pa man. Ito ay mula sa sanaysay na dalawang mukha ng siyensya ni Armando F. Capuan. So ang paksa dito, tama, siyensya. Ano ngayon ang tema? Very good. Yung dulot ng siyensya sa ating kalikasan, maaring ito'y positibo o negatibong epekto. So maaari natin ngayong iugnay yung tema ng akda dun sa dalawang mukha ng siyensya sa mga programang pantelebisyon na mayroon tayo. Maiuugnay natin ito kung nauunawaan natin ang akda. Papaano na masasabi na naunawaan natin ang akda kung nalaman natin ang paksa at ang tema nito? Maaari natin itong iugnay batay sa sumusunod. Maaari nating pag-ugnayin yung tema o yung teksto at yung programang pantelebisyon batay sa tema ng akda, sa pagkakapareho at pagkakaiba ng mga detalye dito, sa tauhan, tagpuan, panahon, tunggalian at layunin ng may akda. Ayun lamang, ito ang ating sanggunian. Maraming salamat!